Kaugnay pa rin sa problema sa supply ng tubig sa Metro Manila at Rizal, makakausap natin si Dr. Sevillo David, Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Magandang umaga po sa inyo, Director David. Magandang umaga din po. Opo. At mga tagapakinig po. Bakit po tila Manila Water lang yung may problema sa supply ng tubig at meron bang water interruption din sa Maynilad? Sa ngayon po, no, sa panig kasi ng NWRB, kung ang pinag-uusapan po natin ay water supply for Metro Manila, halos lahat po ng supply natin dyan is nagagaling sa Angat Dam, no? Mm-hmm. So, yung po nagagaling sa Angat Dam, ito po ay binibigay natin para sa NWSS. At ang NWSS naman po ang isang namamahala kung paano po ito ibigay sa mga concessionaires. No? Opo. So, sa ngayon po, sa panig naman ng Angat Dam, ngayon po yung nasa normal na level siya, no? So, ibig sabihin po, pag normal lang level ng Angat Dam, kaya po nating ibigay, no, yung kaukulang alokasyon na binibigay natin para sa NWSS po at para sa water supply sa Metro Manila. Mm-hmm. So ano po kayang dahilan nitong kakulangan ng supply ng tubig ngayon? Isa po sa mga nakikita natin, no, yung medyo mababang level nga po, no, sa Lamesa Dam, kasi nga po isa sa mga dahilan dyan ay yung wala akong masyadong pag-ulan na dumating dahil nga rin epekto rin po ng El Nino, no? Mm-hmm. At dahil tumaas po ang demand, sa tingin po natin yung kailangan pong magkaroon ng kulang, no? Yung karagdagang supply na kailangan nila na nanggagaling sa Angat Dam po. Mm-hmm. Yung manggagaling po sa Angat Dam na mataas pa rin naman ho ang level ng tubig, hindi ho ba? Dapat ma-supplyan na yung tubig sa may Lamesa para mapunan na ito? Isa po yan sa pinag-uusapan namin, no, kung kaya pong magkaroon ng karagdagan, no, ng lokasyon o release ng tubig, no. Pero depende rin po kasi sa kapasidad, no, ng mga sistema. Mm-hmm. No? Dito sa NWSS, kung kakayanin pa po, no, yung karagdagang tubig na manggagaling po sa Angat Dam. Pag sinabi niyo pong sistema, ano po yun? Yung manggagaling sa Angat, kung kakayanin ng daluyan ng tubig ho ba papuntang Lamesa, yun ba ang sinasabi po ninyo? Tama po yun, no? Mm-hmm. Kasama po yung mga pinagpupuanduhan nila ng tubig tsaka yung mga daluyan po ng tubig kasi ito po ay may mga kapasidad din, no? No? Kung kakayanin po, no? Sa kasalukuyan po kasi doon po sa regular nilang alokasyon na 46 cubic meters per second, nagdagdag na po na tayo ng 2 cubic meters per second. Kaya 48 na po yan. So, sa tingin po natin, sapat yan. At kung magkakaroon ng karagdagan, kailangan din po tingnan kung kakayanin ng mga kapasidad, no, ng mga sistema nila at pinagpupondohan at yung mga daluyan ng tubig. So, hindi po ito simpleng magpapakawala lang ng tubig yung Angat, pupunta na sa Lamesa, hindi po ganun. Tama po yun, no? Kasi kung sa ngayon po kasi normal naman ang level ng dam, bukas naman po tayo, no, kung sakali magkaroon ng karagdagan, pero kailangan din pong tingnan, no, yung kapasidad ng mga sistema po. Mm-hmm. May mga alternatibong water sources pa po ba ang Metro Manila bukod sa Lamesa at sa Angat Dam? Sa ngayon po, no, ang isang pwedeng pagkunan po yung ginagamit ay yung Laguna Lake, no? Sa mm-hmm. tingin po natin, merong kipinagkukunan dyan, no? Pero isa rin pong tingnan kung pwedeng pag-develop pa ng karagdagang papagkunan ng tubig dyan po. Mm-hmm. Pero limited, I understand pa rin po yung production po nila dahil magastos ho ba kapag nanggagaling sa Laguna Lake? Tingnan po kasi, kailangan po kasi tingnan yung ano, no, yung kalidad, no, mm-hmm. ng tubig na tinitreat, no, kasi kung kumpara po natin sa Angat Dam, di hamak po na mas malinis naman, no, yung nanggagaling po sa Angat Dam. So, pagka medyo yung kalidad po hindi masyado maganda, ay karagdagang gastos din po yun para sa treatment po. Mm-hmm. So ano po nakikita nating forecast na masasabi in the coming months dahil kasimula pa lang po ng summer pero ganito na yung sitwasyon natin ngayon? Sa ngayon po, no, patuloy po, no, yung pakikipagpulong natin, no, sa NWSS, no, kung paano po matugunan, no, yung pangailangan ng makababayan natin sa Metro Manila
no? Kasama na rin po, no, yung mga kababayan natin para sa irrigation din, no, sa Bulacan at Pampanga. Ito po kasi mga umaasa, no, doon sa tubig sa Angat Dam, no. At kami na po, bukas, no, sa mga pag-uusap natin kung anong klaseng tulong ang pwedeng mabigay ng NWRB kung may karagdagang releases. At tinitingnan na rin po natin, no, kung posibleng, sorry po, tinitingnan natin kung sakali yung pagbubukas, no, ng ibang mga deep well, no, dito po sa Metro Manila para naman po makatulong po. Mm-hmm. Sa ngayon ho ba, may nakikita ho bang NWRB na long term na kakulangan sa tubig dito sa Metro Manila na kailangan punuan ngayon pa lamang para hindi na lumala? Kasi sa ibang bansa tulad ho sa Cape Town, sa South Africa, ay talagang critical na yung kanilang level ng tubig. Halos wala na talaga silang tubig. So nagpapatupad na sila ng mga extreme measures. Mga araw na talagang walang tubig na dumadaloy sa kanilang mga water systems. Dito po sa Metro Manila, ano po nakikita natin? Tama po yan. No? Ang unang-unang, isa pong pwedeng makatulong agad, no, yung tamang paggamit ng tubig, no, yung mga kababayan natin, no, makatulong po yon yung sinasabi nating mag-recycle or yung mag-ayusin, no, yung tamang paggamit, efficient water system po. At isa po yan yung sa populasyon din, kasi patuloy po yung paglago ng populasyon natin na development, ay kailangan na rin po talaga maghanap ng mga alternatibong sources na makakadagdag, no, para patugunan yung mga future na pangailangan natin, lalo po dito sa Metro Manila. Yung teknolohiya po ng mga rain catchment systems, kasi sa Thailand, for example, ginagamit na ito extensively. Pero dito po sa atin, alam naman natin kapag tag-ulan, matindi yung ulan sa atin. Pero ito ba'y napapakinabangan na ho natin? Sa ngayon po, no, hindi pa masyado. But tingin ko po, no, sa mga direksyon natin ngayon, isa po yan sa mga dapat tingnan, no, kung paano po yung i-harvest, no, yung mga rainwater, no, lalo na po sa panahon na malakas ang mga pag-ulan. Opo. Mas maganda po kung may popondo natin ito para po magamit na sa panahon na wala masyadong mga tubig at lalo pang panahon ng tag-init po. Mm-hmm. Sa Thailand po kasi, yung isang malaking parke nila doon, yung ilalim noon, napakalaking rain catchment facility. So pag limitado yung kanilang supply ng tubig, meron silang pagkukunan. Pero syempre, magastos ho yun. Pero itong mga long-term projects na ito, meron na ho bang mga pinaplano ang pamahalaan? Sa ngayon po, no, may mga pinaplano po, no, ito pong pag-develop ng mga dams po, no, sa mga ilog natin. Isa po yan sa mga tinitingin ngayon at may mga makapinag-uusapan na po, no. Pero sa ngayon po, sabi nga natin, is mas maganda sa mga, kasi hindi naman po immediate lang magawa itong mga to. Sa mga kababayan natin is sa ngayon po, makatulong din sila sa tamang paggamit po para maibsan po yung pressure, no, sa mga dams na napapakinabangan natin. Panghuli na lamang po, kailan ho kayo magbabalik sa normal ang supply ng tubig? Sa ngayon po, no, sa kung ang Angat Dam po, normal po ang level niya, no? Okay. So, yun po yung tinitingnan natin sa ngayon. Pero, sabi po, yung itong panahon ng El Nino, no, binabantayan din po natin yan kasi yung pong tinitingnan na po natin kung darating yung mga pag-ulan itong mga pagkatapos itong summer season at kung ma-extend, no, yung mga panahon ng tag-init, eh gagawa po tayo ng mga karampatang aksyon para naman po hindi masyadong maapekto sa mga kababayan natin. Very quickly lamang po at pahabol na lang, ano kaya mga pinakasimpleng paraan para makapagtipid ng tubig yung ating mga kababayan? Sa ngayon po, no, yung mga pag-recycle ng tubig po, no, yan, no, nakakatulong yan, no, kasi yung mga paghugas natin, pwede hong i-recycle yan, no, yung mga pagbabanlaw. At yung ano po, no, yung pagkumpuni, no, ng mga tagas, kasi po hindi natin napapansin kung minsan yung mga tagas, no, sa makabahayan natin, malaki po yan ang konsumo sa tubig, no, so isa po yan. At yung sa ngayon po, no, yung mga pagdidilig, medyo itama po sa oras, no, huwag yung maaraw na eh nagdidilig pa po tayo kasi nag-evaporate din po yan, no. So dapat umaagang-maagang pagdidilig. Ng mga sasakyan, no? Uh-huh. Hindi naman po masyadong marumi sa sasakyan natin. Mas maganda ho muna siguro sa ngayon eh, buwas-buwasan natin. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Salamat po si Dr. Sevilio David, Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB.